Ayan, Commodore Paul, may gagawin na naman po tayo. Ito eh, iba na naman na trouble ang ating gagawin. Bali, chassis pong gagawin natin. Bali, slack adjuster po, mahina ang preno dahil nag-stack up na yung slack adjuster. Ayan, Commodore Paul, kung bago lang po tayo sa channel, pakisubscribe na lang po. Like, share, and comment po para updated po tayo dito sa mga gagawin namin. Ayan po, titingnan natin po yung spare parts. Ayan po, ito ka-motor for ang forma ng slack adjuster. Ayan. Ito po yung nakakabit sa cam brake shaft, yung nagpapabuka po ng ano, nagbumubuka po, nagpapabuka ng brake shoe. Ayan, bali, bagong bili po natin ito, brand new. Yung nakakabit po kasi doon sa chassis ay ano na, sa tagal na hindi na mapihit po itong adjuster. Yan ito, itong adjuster niya. Dito po ina-adjust kung gusto natin pasikipin ang adjustment at saka paluwagin. Ayan, dito siya. Ayan, bago po natin ikabit, gagrasahan na po natin para nakahanda na siya. Pagkabit, diretso gamit na po. Hindi na tayo magigrising doon. Ayan po, Commodore Paul. Ayan po, Commodore Paul. Gigrising na po natin. Ayan, inipit natin sa gato para mabilis malagyan ng grasa. Para pagkabit po doon, ano na, diretso na. Hindi na natin mag-skip doon. Hindi na tayo mag-greasing. Ayan po, Commodore Paul, pumasok na. Oh. Kita natin, pumasok. Ayan. Yung mga grasa ng loob. Ayan po. Yan, sigurado na po tayong pumasok na. Yan. Ganda ng performance nito. Para malambot lang po siya i-adjust. Madali i-adjust pag ano. Kasi kung napabayaan po ito na walang grasa, yan, madali kalawangin, stack up. Magpapalit ka na naman po. Mga isang taon lang. Kapag kinalawang niya, wala na. Di mo naman mapakinabangan po. Matigas na naman i-adjust. Kaya kailangan ganito. Ma-prevent talaga yung grasa dyan sa loob. Ayan po, Commodore Paul. Mamaya makikita nyo kung ayong pagkakabit natin yan doon. Ayan po, Commodore Paul. Itong chassis na itong ating gagawin. Yan. Ito. Bali, bagong bili namin to. Surplus. Kaya yan, stack up na yung mga slack adjuster. Ayan po, triple axle yan. Ayan o, triple axle. Ay ilan lang naga na, kaya binaguhan na natin lahat. Ito po ka motor pool, ayan o. Ayan ang katanggalin natin. Ito po, ito po. Ito papalitan natin, stack up na ito. Kaya hindi na ma-adjust. Ayan, sa ngayon po, babaguhan na natin yan. Ayan po, mga nakaangat yung mga brake shoe, hindi na ma-adjust, kaya malayo na, hindi na na-primo na maayos. Ayan po, ayan, nakaangat siya. Kaya pag-primo, konti na lang nakapit. Wala nang persang para pigilin yung chassis. Ayan ka, motor pool, kakarasin na po natin. Bali, 6 na piraso po yan, may nakahanda na tayo para dyan. Ayan po. Ayan po, Commodore Paul, malapit na natin matanggal. Napaka-stack up na talaga. Kalawangin na. Ayan na brake wheel para sa salas. Ayan po. Grabe talaga, stack up na. Hindi na na-adjust siya. Matigas na po itong adjuster na to. Ito. Ayan, papalitan na po natin siya ng bago. Pero lilinisin po muna natin to. Kukuha tayo ng panlinis. Ayan, Commodore Paul, malinis na po. Malinis na po natin. Ayan, mamasilihan na. Tingnan natin ang grasa.
kabit na po natin yung bago. Last condition na talaga to. Last po na ano, papalitan natin ng bago. Yung cambric shop. Yan, itong shop na ito, cambric shop ang tawag yan. Dahil may kamblob ang dulo po niyan, yung nagpapabuka ng ano, ng brick shoe. Ayan. Ayan po, dapat itong adjuster nasa labas para madali ko i-adjust. Yung spacer. Yan. Na. Bago na po yan. Ito po yung pinakalak niya. Yan. Bago design nito, hindi pasir lah. Yan po, papa. Ito, i-adjust natin para ito pumasok po doon. Ina-adjust lang yan dito para pumasok. So, slack adjuster. Yan po, ganyan-ganyan. Ayan, tamo. Papansin nyo po kung mapasok niya siya doon. Dahil ito, ayan. Kung gusto mo nun, palabasin. Ayan, ganyan lang. Ayan, namahangat siya. Ayan, lalabas. Pag kabila, o papasok sa kabila. Ayan. Ito na po. Ayan na natin ito. Cutter pin niya. Yan po. Tapos, hindi pa doon natatapos ang gawa natin. Kailangan i-adjust po natin yan. Kailangan natin ng jack. Para po sigurado tayo na maganda adjustment, i-adjust po natin. Mahirap yung lulupitin lang na gano'n para adjust. Kailangan nakahangat para makaipot mong gulong, ma-estimate mo po siya. Kasi kung hindi ko i-jajak, lulukutin na ngayon, silip-silip. Mamaya, nanikit pala. Yan. Magbabaga po yung ano, mag-i-init yung brick drum. Mag-i-stack up, kaya yun. Para may iwasan ang pag-i-stack up, mag-service ka sa labas, ganito lang pong gagawin natin. I-jajak mo, para sigurado. Ayan po. Ayan po, naikot na. Ayan, ngayon natin malalaman na ayos ang adjustment natin. Ayan, i-adjust natin ngayon. 24 cartons to call. Ayan.
Pag ang ikot po nito siya ting pa ganyan, papunta pa baba, yan ang adjustment pasikip. Pag pabalik po yan pataas, paluwag po yan. Kaya yan, kita niyo po may ikot o. Oh. Ayan. Ayan. Naikot pa. Ayan, hindi na. Ibig sabihin, kailangan luwagan. Ayan, umikot pabalik. Ayan, okay na po. So tayo. Ayan, ganun lang. Tapos ito, pag nakabuo na ganun, kailangan ilock po yan. Ipaitin mo na kaugi. Ayan. Nakalock na yan. Hindi na po mag-adjust yung yung shafting. Yung slack adjuster dahil nakalock na po tayo dito. Ayan, kamotor fold. Ganyan lang po paggagawa. Pagpapalit nitong slack adjuster. Ayan. Ganyan lang kasimple po sa kapag adjust. Para yung mga baguhan pong bagong mekaniko po. Ayan. Ganyan na lang. Pamaraan po. Ayan. Salamat po. Ayan. Okay.